Yan, ito yung pangalawang video natin dito sa Honda Click na itong mga sir na sinasabi ko kanina sila ECU dahil umiinit yung IC o yung solenoid. Makapansin nyo, kinalasan natin yung flarings nya kasi meron na tayong bagong ECU, kasi bago natin salpak yung bagong ECU nya, i-check mo natin yung wiring nya. Ito yung tinanggal natin, oh. Yan, na tumitino. Check mo natin yung wiring nya para hindi rin ano o short circuit na mabilis. Magkano ECU? 10-1. Yan, ito yung bagong ECU natin mga sir nilalagay. 10-1 yung presyo, tumaas na. Tumaas yung presyo. Yan, ito yung ECU nyo. Gumawa na rin to para hindi naman masira kaagad yung ECU nya. I-check natin hanggang dun sa pinaka fuse. Kasi dun sa unang nag-diagnose yung valvula daw loss compression, dun sa unang video natin, diba, pag itatanggal ko yung IC or yung solenoid, maganda yung minor, nagmi-minor sya ng maayos. Kasi kapag may problema sa valvula, kahit tanggalin mo yung IC na yan or yung sakit na yan, dapat hindi pa rin yan mapapaminor maayos or hindi magmiminor ang tama yan. Yan, dito mga sir, karamihan dito na dali yung ating ECU. Example mo nito mga sir, ito. Yan. Diyan karamihan nadadali yung ECU. Kaya ngayon nagkakaroon siya ng short circuit yung IC or nagkaroon na ng problema itong kanyang ECU. Yun. Kaya kaagad ko siyang pinabili na si sir. Kasi kahit anong gawin mo, kahit ibalik mo pa yan, wala pa rin. Palyado pa rin kasi meron na rin kaming ginawang ganyan. Totally, hindi ko pa kasi na video yung time na yan. Ito, iba yung naging video ko doon. Yan. Kaya, i-check nyo na yung click nyo. Kapag ka nagkakaedad na yung click nyo, i-check nyo na to. Ah, tignan mo. Para, ayun. O, diba? O, yan. Kaya, nadali yung ECU mo. Kasi nung mga tag-ulan na nung mga nakaraan, mga bagyo. Oo. Kaya nag-short circuit yung ECU mo. Yan. Kaya pinabili ko na yun, sir. Kasi kahit ibalik ko pa yan, kahit ayusin pa natin yan, yung problema ni sir, andun pa rin, hindi pa rin yan mawawala. Hindi pa rin mawawala yan. Ayan, tatlong base ni remap yan. Kasi may in-upload ko to eh. Eh may nag-comment na isa, eh, hindi nga daw pinakita yung ECU. Eh hindi ko na saan nagagawa ng part to eh. Eh nabasa ko yun. Ah, ito na yung part to nito. Ito, ipapakita ko na magpa-part tayo ng ECU. Yan, dahil dito, toto. Yan, short circuit yung ECU niyan. Yan, si Kulot, mayroon din siyang na-encounter na ganyan. Pagkahugot lang ng throttle body, sira ECU. Pero yung unit naman na yun, dinala niya, may check engine na, palyado na siya. Oh, pero hindi tulad nun sa'yo, na umiinit. Eh, siyempre, matik, check mo yung throttle body, o pagtanggal niya, pagangat niya, tapos pag on, tapos nalinisan eh, pagangat niya, tapos nalinisan, binalik niya, ayun. Ayaw nang tumulog yung fuel pump. Pero, ano yun? Kuhan kami. Binayaran naman namin yan. Nung nakita ng customer, nakihati siya. Kasi, totally, wala kaming panagutan doon eh. Kaso nga lang, ayaw din naman namin na kuhan. Oo, nagbayad pa kami. Oo.
Kaya ayaw din namin namin na ano, na mangluko ng ano, ng customer. Kasi pira lang yan, kikitain ka agad dyan. O, ayan. Dahil dito, kaya nasira yung ano, ECU ni sir. Ayan, short circuit na yan. Nagdikit-dikit yan. Ngayon, pag nagdikit-dikit yan, matik. Sina yan. Tapos nung mga nakaraan, tagulan nga, nababad ang nababad. Ayun, mag short circuit. Kaya pinabili ko na kagad si sir din. Yung ECU mga sir, hindi po yan nare-repair. Hindi ko lang alam, di pa ako nakakita ng ECU na nag-repair ng ganyan. Kasi, napakahirap kasing tanggalin yung ano, yung likod niyan. May ECU akong luma dito. Papansin nyo, dami kong ECU dito. Ayan o, dami kong ECU mga sir. Ito kasi, ano, antigas, parang bato. Ngayon, pagka ano, hindi ko lang alam kung ano yung ginagamit ng panglusaw dito. Kasi kahit pukpukin mo to, hindi eh. Hindi kaya eh. Masisira lang yung ano, yung pisa sa loob. Eh, pero kung sana kung kwan, walang bot lang yun. Ayun, nakabuo na ako ng ECU sana. So, dami kong ECU. Iba-iba kasi yung sira ng ECU. Yan, dinugtungan natin yung kanyang wire mga sir na naputol. Pero yung part na yan, i-intact pa rin natin or kakapalan natin ng balot ng kanyang ano, electrical tape. Babalutan natin. Tapos yung side doon na isa din sa mga nagkakaroon ng problema sa ECU. Ito. Yan, lalagyan din natin ng ano yan. Parang hose. Para hindi masugatan yung wire. Kasi isa rin po yan. Madalas kung ma-encounter, nagiging problema yun. Saka dito. Yan. Yan yung pinaka-importante yung dapat i-check yung mga sir. Para makaiwas kayo sa pagkasira ng ECU. Tumaas ang tumaas yung presyo. Dati nasa 9.7 lang ito eh. Ngayon, pagkakabili ni sir, 10.1. Baka bigat na. Lalo sa Click 150. Lalo doon sa PCX. Yan. I-wearing muna natin itong mga sir ha. Tapos humaya, salpak natin yung bago. Tapos doon nalagyan din ng, ano, ng hose para safe yung bagong ECU natin. Yan, binabalikan natin yung ano niya mga sir ha. Yung wire niya kasi nabalutan na natin ng todo. At nilagyan na rin natin ng hose to. Yan. Susunod natin dyan yung bagong ECU. Tapos papan rin natin. Yan, nabalutan na natin. Nakailang patong yan. Ibabalik muna natin ito mga sir. Tapos ilagay natin yung bagong ECU natin. Okay. Ilagay natin yun oh. Bagong ating ECU. At ito na yung ano. Yan, tatlong remote na to. May butas-butas. Kapag kasira na yung ECU nyo mga sir, huwag nyo na ipaparimak kasi gagastos lang kayo dyan. Same pa rin mangyayari yan tulad nito. Buti nga lang, hindi na siya siningil sa ano kasi hindi naman din ayos. Yan ang kagandahan din sana sa gumawa. Hindi siya siningil kasi ano, hindi nga nagawa. Gawin din naman kami, hindi rin namin sinisingil kapag hindi rin nagawa. Yan, bagong ECU. Oh, nang ito, yung ECU mismo. Salpak nga natin. Sa panday natin. Yan, ibalik na yung throttle body. Yung hose nito, hindi ko na ibalik. Yan, walang butas yan. Ito yung bago. Yan.
Plug butas, yung isa may butas. Sa... Ano ko ano ginawa dyan? Yan yung lagi kong ano sila sabi mga sir na i-check up nyo na yung wire nyo. Kasi magkano lang din naman yung labor na dyan. Labor ko kasi sa pag-check mga sir, 650 to 700 kasi magbabakas nga tayo ng clearings, halos lahat ng clearings mo, kakalasin pa. Tapos babalutan natin lahat, i-check pa natin lahat, pinakadulo. Huwag nyo na panghinayang yung 650 to 700 mga sir. Kaysa ma-10,000 pa kayo, plus din yung labor uli. Kasi dininisan uli yung wire. Kaya ginagawa namin lagi dyan. Kapag once magpapalit kami ng bagong ECU, lagi kaming nag-checking pa rin ng wire para hindi masayang yung ano, bago. Kasi ang daming nag-PPM sa akin na ano, PCX na 160 to click 150 na nagpalit na daw na sila ng ECU, lagi pa rin pumuputok ng 25 at laging palit daw sila ng ECU, napakamahal pa naman ng ECU. Kaya bago nyo isalpak yung bagong ECU, kailangan mag-wiring muna kayo. Kasi, sayang. Paner, susi mo, paner. Paner, susi mo. Okay, ano? Okay, tumunog na yung fuel pump. Ayan, ganda na yung entrada ng mirror niya mga sir, nang nakakabit to. Ayan, tapos taas mo siya ng konti at mamaya gagamitan natin diagnostic tools. Ayan. Ayan, gusto na gusto na. Hindi na tulad nung hindi pa natin napapalitan ng ECU, ay mahirap. Mamatay-matay, tapos pagka uminit na siya, binabumba-bumba ko ng ganyan. Patay kagad yung makina. Eh, try natin. Ayan. Hindi siya nag-response. Ibig sabihin, good siya. Okay, balik natin. Ah, tapos obserbahan niyo mga sir. Ah. Tulad dun sa ginagawa ko nung una. Diba? Pag ginaganyan ko, may tumutunog. O, ngayon sir. Ah, wala nang tunog. Doon pa lang, maalaman niyo na kung may problema na yung ECU. Kaya ibig sabihin, okay na, goods na. Easy yun yung problema niya. Okay, balik mo na yung bearings. Goods na, tapos i-diagnose mo na lang. Okay na yan. Ayan, dinadiagnose na natin. At mabalik try natin yung bearings niya dito sa unahan. Ayan, goods na yung kanyang minor. Or yung under na motor. Talagang parang kala mo, parang ano. Bagong-bago yung tunog. Ilis agad mo sa taas. Tapos mag-adjust ka sa taas din. Kasi yung TPS niya kasi ano, local. Yan, ganun lang gawin yung mga sila. Obserba nyo IC or yung solenoid na yan. Tignan nyo kung umiinit. Pero kung umandar ng matagal yung motor at uminit yan, normal lang po yan mga sir. Pero yung kakapaandar nyo lang tapos umiinit, ibig sabihin, short circuit na yan. Wala na kayo magagawa dyan kundi ano, magpalit. Pero may magagawa pa rin kayo dyan. Yearly dapat ano, pinapacheck nyo yung ano, wire ninyo. Kaya, balik mo lahat. Para tapos na. At makabiyahe na si partner. Mabay-boy man lang. Ayan, balik mo lahat ng kanyang mga clearing. Start natin. Ayan, unang under. Start na siya. Yun yung trabaho ng solenoid na yun or yung IC. Ayan, goods na. Nakapagbagbak na ulit.